Isa po lang mga first-time OFW sa Kuwait na sa ipatutupad na partial deployment ban doon ng ating gobyerno. Kung tuluyan itong magiging total deployment ban, nakasalalay naman sa aksyon ng Kuwait sa kaso ng pagkamatay ng kababayan natin si Ginelyn Villavende. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Black and blue daw ang ating kababayan. May mga nurses, Filipina nurses who can attest to that. Wala na raw buhay nang dalhin sa ospital ang OFW na si Ginelyn Villavende sa Kuwait. Nakarating na sa Pangulo ang sinapit niya. The President is outraged by that. It is a violation of the agreement. Inihintay pa ng Labor Department ang forensic at autopsy report galing Kuwait. Dahil sa marahas na sinapit ni Ginelyn, magpapatupad ang ating gobyerno ng partial deployment ban sa Kuwait. Ibig sabihin, hindi muna magpapadala ang dole ng mga first-time domestic workers sa Kuwait. We will not deploy new OFWs. We will allow the return of yung mga balik manggagawa at saka yung skilled workers. Hihintayin din muna ng gobyerno ang magiging aksyon ng Kuwait sa kaso ni Ginelyn kung mauuwi ito sa total deployment ban. And it could ripen into a total deployment ban kung hindi mabigyan ng katarungan si Ginelyn. Nalaman ng dole na Setyembre pa lang pala, nagreklamo na si Ginelyn sa kanyang employment agency laban sa kanyang mga amo. Kapwa nasa kustudiya ng Kuwaiti authorities sa mag-asawang employer ni Ginelyn. Bakit despite that complaint, hindi sila gumawa ng paraan para maripatriate siya o malipat siya? Kapag hindi kami satisfied sa explanation nila, they can be subject to either suspension or even cancellation of the license. Nakausap na ng OWA ang mga naulila ni Ginelyn na humihiling ng hustisya at agarang repatriation ng kanyang labi. 260,000 ang OFW sa Kuwait. Karamihan, mga domestic worker. Noong 2018, nagpatupad ng total deployment ban ng ating gobyerno laban sa Kuwait kasunod ng kaso ni Joanna de Mafelis. Pinatay si Joanna noong 2016, pero February 2018 lang nadiskubre ang kanyang bangkay sa loob ng freezer. 3 buwan matapos nito, pumirma ng Memorandum of Understanding ang Pilipinas at Kuwait para sa pagprotekta sa mga OFW. Sa parehong buwan din binawi na ng Pilipinas ang total deployment ban sa Kuwait. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.